magandang hapon po sa inyong lahat. Biyernes na naman po at tayo'y magsasama-samang muli ng isang oras sa Usapang Babae. Ito po si Chichi Espiritu Flavier. Kasama ko ang napakaganda at napaka-fresh na si Miss Celine. Hi! Today is August 5, Friday. Hi, Miss G. Hello! I was with Palita yesterday. Yes! Yeah, so glad. First time natin mag-upo. At exciting ang ating Friday because we have two guests to be that will join us to this afternoon. Yes, two representatives from different sectors in society. But they can later on. Yes, they can go hand in hand. Well, anyway, bigay ko lang yung topic natin para naman sa mga gustong mag-text at makisali sa ating usapan. Ang ating topic po ngayon is regarding any issues or mga rights ng babae, women's rights, tsaka LGBT rights, or anything na gusto niyong pag-usapan, welcome po yan. Maari po kayong tumext para sa inyong mga katanungan, 0917-798-8910. Huwag na nating patagalin pa, Ms. Celine, na tayo mauubusan sigurado ng oras. Gusto kong ipakilala ang ating magiging kapanayam ngayong hapon na ito. Walang iba kundi si Miss Marinel Cueno. Siya ay ang coordinator ng Kaisaka Manila. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Miss Chichi and Miss Celine. And I heard a composer. I know. Ay, pakantahin mo, Miss Celine. Later. Magandang hapon din sa ating mga listeners. Ganun din sa inyo, Mr. G? Yes! Handa na ba kayo sa aming mga gustong malaman ni Miss Celine at ng mga lahat ng nakikinig? Magtatanong kami. Madam, ang Kaisaka Manila is organisasyon ng mga babae, no? Usually, tinatakal niya ng women's rights. Tama po ba ako? Tama. Okay, maghanda po tayo ng isang magandang balitaktakan. Pakikilala ko ang next guest natin, si Mr. J. De Jesus. Siya ang True Colors Coalition Representative. Ito po ang grupo ng LGBT. Hi, Mr. J. Hi, magandang hapon, Ms. Chichi and Celine. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig ng Usapang Babae. Correct. Nako, exciting. May una ka bang gustong iba tong tanong sa kanila? Ako kay Madam. Madam, ano ang pagkakaiba nung kaisa ka sa ilang mga women's group? Siguro dun lang sa anak, merong konting pagkakapareho, pero hindi sa lahat lang issue na dinadala. Kasi ang kaisa ka ay isang pang kababaihang organisasyon na nagsusulong na mausapin at ng mga issue na mga kababaihan, kabataan, particular sa mga community. Okay. So basically, ma'am, yung kaisa ka, ano yung mga active projects niya ngayon sa community? Sa ngayon, katatapos lang ng aming summer school, yung Tulong Dunong sa Parola, isang urban poor community sa Tondo. Katatapos lang niya, sa ngayon, ang aming ongoing na project ay yung Munting Bigasan na Livelihood Project para makatulong naman sa mga kananayan natin sa Parola. Oh, so this is not just like Gabriela who fought for the rights lang. Talagang meron silang reaching out doon yes. Sa community. Yes. Oh. Ah, wow. Kasi kailangan natin yung unang-una, yung mga bata na instead na pag-summer, kung saan-saan lang sila pumupunta. Even the kids, madam, even the kids. Sila yung mga estudyante namin sa aming summer school, yung Tulong Dunong, 5 years pababa. Ganon, so, kaysa kung saan sila pumupunta, yung mga ganon. At least kung nandun sila sa school, makakadagdag kaalaman, dagdag sa paghahanda nila para pagdating ng pasukan, kaya na nilang maka-adapt kung ano yung magiging lessons nila. Siyempre, mabuti rin to sa mga nanay dahil yung mga nanay nagkakaroon sila ng oras sa iba pang kanilang mga gawain sa bahay. Alam naman natin na ang mga kababaihan, ang mga kananayan, laging lahat ng minuto, halos buong maghapon, buong araw, occupied sa lahat ng mga trabaho, di ba? It's a nice mga kuratsa. Kasi like, pag nanay ka nga naman, tapos ang dami mong iniintindi, ang laking relief sa amin na may parang may kukup-kup ng anak mo for a certain number of hours. Tama. Pero alam mo, maganda rin yung kay Miss Cueno. I'll call you Marinel. Okay. Oo.
ba usually naririnig lang natin is tumutulong sila sa mga kaso na eh. Ito hindi. They also offer mga activities. Yeah, yeah. That makes them different. Yes. Maganda. Mm-hmm. Ay, matanong naman natin itong si Sir Jay. What is True Colors Coalition? Okay. Ang True Colors Coalition ay isang political organization ng mga lesbians, gays, bisexual, and transgender people. O yung tinatawag natin na LGBT. Mm-hmm. So, basically, we were actually one of the organizations na matinding nag-campaign during the murder case of Jennifer Laude. Yes. Together, of course, with the lawyers. And isa ka, kami yung isa sa mga, from time to time, I can remember from time to time na parang back and forth going sa Longkapo, meet with tinutukan family. Niya talaga yan. Yes. Kasi tanong talaga lang, no, hindi naman related, naalala ko lang, chismosa talaga eh. Naalala mo yung case yung si President Duterte na nag-comment siya against the gay, nagalit din ba yung grupo niya doon? Well, yes, of course. Iba kasi yung ano eh, yung parang more than sa nalungkot or whatever na ano. Parang, syempre, di ba, iba yung ina-expect mo from someone who is, at the time, running for the highest position in the land. So parang, we are expecting na, at the very least, you recognize people, you recognize fair. Their rights. Sorry, it's money back down pala, di ba? Ayan, isa pa yun, actually. Then. Yun, yung, lalo yun, medyo nag-react ako doon. I sent a text statement to different media outfits para dun sa statement ng organization. Yes. Kasi hindi naman talaga maganda yung ganun. Yeah. LGBT ba were able to get a seat in the Congress? As the party list, wala. Ano. Pero still, di ba, there is this representative, Ms. Roman, the yes. first transgender congresswoman yes. who's representing somehow the LGBT community. So well, yes, we are expecting that, of course, dahil siya naman ay elected as representative of Bataan, the first district, of course, we are expecting na at some point, she will also represent the sector bilang bahagi ng buong mamamayan. Yeah. Oh, mabalik naman tayo ngayon kay Ms. Marinel. Over and above, di ba, parang pag sinabi mong kapakanan ng mga kababaihan, ang dami-dami niyang nasasakupan na paksa. Kayo yung madalas, parang, naku, kung sana pag-usapan ng negative on a Friday, no? Pero ano yung pinaka-common na kaso palagi ninyong na-encounter pagtungkol sa kababaihan? Siyempre, number one na, lalo na sa, ano, sa yung vowsy. Diba? Yung violence against women and children. Halimbawa sa mag-asawa. Kasi likas naman sa ating kultura, sa ating lipunan, na ang babae ay nasa ilalim palagi ng lalaki. Dahil sabi nga natin, ang ating kultura ay patriarchal. So, parang nakakalungkot isipin na ang babae parang laging nasa likod na lang ng lalaki. Ganon, na kahit ano ang sabihin nila ng lalaki ay kailangan sumunod lang ang babae. Na kailangan, hindi ka mag-react kasi babae ka lang. Parang sinasabi ni sa time immemorial, yan ang kaso. Nako, diba? Makagalit si Miss Celine yan. No, ako tama. For me, ako Miss Chi and to you guys, I don't have this issue if this country is patriarchal. As long as the guy naman is responsible, provider, pero yung mga kumag dyan na... Correct, wala nang hindi i-deliver. Walang trabaho. Ang kujomba ko, di ba? Parang ano yan eh. Kung if I may add dun sa ano, kasi di ba, we all know that the LGBT is the twin sector of the women. So parang extension ang LGBT ng whatever it is, how okay. women are treated in the society. Siguro sa pinaka mababang point doon is your economic power doesn't give you any rights to actually deny other people their rights. Yeah. At ako nga lagi ko sinasabi, our rights end when someone else's right starts. Okay. So parang siguro sa setup ng pamilya, of course hindi natin sinasabi na dapat awayin natin ang mga lalaki. This is how we need them to join with us in the whole struggle. It's just that kailangan mamulat sila na parang okay, they are
well, at some point, pinaniniwalaan ang provider in the family, kaya nga haligi ng tahanan ang tawag sa kanila. But that doesn't give them the rights to exploit and yes, to yes, abuse their the power that they have. Maganda pa rin bagay na inside the home, you explore and you democratize the family, giving every member of the family their participation, equal participation doon sa buong tinatakbo ng buong pamilya until yung progress nila. Unfortunately, ma'am, some women, they don't know how to protect themselves. Kasi minsan, I'm a journalist before. So yung mga documentary na ginagawa ko, ewan ko man po na-encounter nyo, yung mga women, they stay kasi wala na rin silang mapupuntahan. Kaya they stay. That's why hindi rin natin masisisi yung ibang mga babae. Bakit parang ang daling sabihin, why don't you just leave your husband there? Yung iba kasi, they are financially incapable. So I think, I think maganda talaga yung education first, RH bill. Mm-hmm. Yan yung mga importante that will, I mean, empower every woman in the society. At saka yung gaya ng ginagawa nila. Hindi naman ang ginagawa namin sa ano. Nagbibigay kami ng mga... Hindi po ba kayo mag-advise sa mga women na pag sinaktan, kukubkubin niya? Actually, mamaya magtatanong ako kasi di ba yung iba, kahit sinaktan na, they don't know what to do eh. Ganun siya. Okay. Yung parang tawag doon, women were taught that they are powerless. Yes. At saka yes. Kasi 'di ba meron 'yun eh, yung parang ang taas-taas na ano mo as women or as a woman, ang taas na ng narating mo, pero at some point in yung pakikisalamuhan mo sa iba, you will feel powerless simply because you're a woman. 'Di ba? Dapat saka, talaga ganoon. I don't know lang Miss Celine if you are agreeable with this. 'Di ba parang tayong mga ewan ko kung naging kultura natin o norm natin, parang babae na ang na-violate and everything, regardless of what case of violation there was, ang nangyayari parang mas nahihiya pang lumabas. Yes. Tama. Diba? Lalo na. Yes. Parang nakakahiya na magbarang, baba, ginulpi ako ng asawa ko, mahihiya ako ibarangay siya. Diba? Baka pag-chismis ang kalang mga kapit-bahay. Tayo pa yung nahihiya at tayo na yung na-violate. Oo. Diba? Mali kasi yung foundation. For me, mali yung foundation ng iba. Ako kasi, pinalaki ako lang. I mean, depende siguro kung paano ka pinalaki ng family mo, ng society, ng school, ng community. Ako kasi, I was taught na kapag mali, sugod, ganyan. Kapag lumaban. Hindi ko siguro ma-feel yung medyo submissive type. Ako kasi, once I instruct this, you follow or not, I leave you. Ganon. Ayaw mo. Pero feeling ko, yun yung kailangan ng ibang pamilya ngayon. Yes. Kapag may anak kang babae, turuan mo silang mag-desisyon sa sarili nila, turuan mo silang lumaban sa labas, maging achiever, huwag yung palagi na lang na parang, you cannot forever be fighting their battles eh. Mm-hmm. There will come a time. But you know, Celine, yung sinasabi natin, diba, basically, of course, tayo, matapang tayo, but yung ibang kaibigan natin, that's hindi. Why. So, mabutit na lang may na... May mga grupo. Yes, kung nakikinig, or even the rights of the third, should I call you third sex? Well, it's gays? Actually politically incorrect. Siguro yung LGBT na lang. Yung mga members ng LGBT community, kailangan alam nila talaga yung rights nila eh. Diba? Yes. Parang katulad, if I may touch on that, no? May mga bars na hindi nagpapapasok just because naka-cross-dress yung tao. For me, that's violation of human rights, isn't it? Yes. I can remember yung balikan natin yung kay Trixie Maristella sa Valkyrie, di ba? Yes. Yung parang they were defined as cross-dressers when yes. in fact, they are transgender people. Yes. So malaking difference. When you say that a person is a cross-dresser, meaning ang pagkakilala niya sa sarili niya ay akma sa kanyang assigned sex at birth. Uh-oh. Like me, I was born with a penis and uh-oh. I recognize myself as a man. So if I wear a woman's clothes, then I'm a cross-dresser. Yes. Pero transgender people, these are people na yung gender identity nila, meaning how they recognize and identify themselves, is different from the assigned sex at birth. Okay. So, a person was born with a penis, but she identifies herself as a woman, then she is a trans woman. Wow. Yun yung tinatanong ko kanina. It's just, I wanted him to define it kasi kahit ako mismo, nalilito ko. Diba? I told you na feeling ko pag sinabing trans G, nagpalit ng... Kasi real. Unnecessary. Pero na, diba, that's violation of human rights. Yes. Eh. Yung hindi pinapapasok sa certain... Diba may nangyari din yan sa isang bar sa Metro Walk? Si ano yun? Si Bibi.
That's Bibi Gandanari. Tapos si iba pa. Ah, si Inday Garutay, I think also was denied entry in a bar. Mm-hmm. Parang, anong masasabi mo doon? Okay, di ba it's not okay? For me kasi, right, like as what you've said, kasi yung mga LGBT community, accepted na sila ng society eh. So, para sa akin, when will you start to accept them? Yes. I mean, we should start now. Kasi, while we're prolonging that, na pinapatagal pa natin, na parang may mga excuses pa in this certain society or itong mga certain bars or gimmickan or locations, tumatagal lang lalo yung acceptance natin doon sa community nila. Which, in fact, I think 80% to 90% tanggap na yun eh. So I think cooperation is needed. Yes. I mean, to build this nation very peaceful and coordinated. Acceptance talaga. Yes. Coordination sa sinabi ni President Duterte. Unity, alam mo yun. Ba't may mga sector pang humihiwalay nung kanilang rules? Yes, ba't namimili pa? Selective ang implementation ng, para bang ang rights of the people ay selective. Oh, parang pag sa Ortigas ito rules. Parang in nationwide... It's already accepted that way. Sa tingin mo yung bar na nag-deny dyan kay Trixie would still not accept transgenders or LGBT members? They had a talk, a dialogue with the LGBT, particularly trans organizations and leaders. Mm-hmm. I think kumarap din si Vice Ganda because Vice Ganda was one of the stakeholders. Uh-huh. So parang tumarap siya, kasama siya doon. Tapos they provided a SOGI, a sexual orientation, gender mm-hmm. identity and expression 101, SOGI 101 uh-huh. to them to tell them what is the difference of a crossdresser and a transgender person. Tapos at the same time, pinaliwanag na rin nila na whether, I think, di ba, ako naman sa pinakasimple, yung punta na natin, yung walang ka-theory na ano, if a person can actually buy the clothes, then kanya yon. Uh-huh. No one will say na, bakit ang lalaki nakapambabaeng damit? Bakit siya ang gumilyon, babae? Di kanya yun. Yeah, bakit ang babae kapag magpa-pants and shirt? You can say na, di ba? Yes. Bakit kapag sa mga guys, di ba? Oo. Wala namang diba? Difference yon. At saka bakit ang lesbians, parang, di ba, gupit lalaki, naka-polo, naka-ano, pero ba't wala masyadong issue? Yes. Bakit mas masyadong malaking issue pag lalaki, anag-vis, babae? Well, babalik ulit tayo doon sa patriarchal kasi. Matindi ang machismo, sexismo. Macho daw kasi lahat sila. Dapat strong, so wearing skirts and dresses. Actually, yun niya, inaano ko, di ba, parang dinidiscuss niya kanina na parang patriarchal yung system, na parang it affects the women. Sa totoong bagay, it affects men as well. Kasi nakakulong ka din sa dapat ikaw ay tough, dapat ikaw ay ganito, na para bang pag umiyak ka, hindi ka tunay na lalaki. When in fact, sino bang taong walang emosyon? Yes. Diba? Okay, that's why I think, ako, yung lalaki rin, I don't think they're happy calling to be patriarchal. Alam mo yun? Uh-huh. Diba? Siguro. Dapat kasi hindi sila matuwa. Minsan, hindi sila natutuwa kasi what if you will have a girlfriend which is a high maintenance? Ikaw, medyo so ka lang. Dahil nga yung tingin ng society, provider ka. Yes. Yes. Diba? Nag-strive ka tuloy. Kung hindi ganun sana yung tingin, hindi sana equal sana kayo. Hmm. Yes. O teka, mabalik ulit tayo kay Miss Marinel. Kayo daw ay songwriter at singer. Sana po ang album. Oo nga. Actually, kumakanta-kanta lang sa kalsada. Madam, ang iyong bang kinocompose ay related sa iyong pagiging member ng Kaisaka Manila? May tungkol ba yan sa kababaihan? Mga ganyan din ang ano nyo? Or more on pop? Ako kasi yung mga... Siyempre, pag ikaw ay isang artist, medyo malikot ang imahinasyon niya na. Uh-huh. So, nung nakita ko yung kalagayan ng mga maralita sa community... So, dyan kayo humuhugot ng inyong sinusulat? Oo. Tapos, hanggang sa makaugnayan ko sila... Paano ba sila nagsimula? Saan ba sila nagsimula? Ano ba yung naging kalagayan nila sa kanilang pinanggalingan? Bakit kailangan sumiksik sa magbakasakali dito sa Manila? Tapos pagdating dito, eto ang kahihinatnan nila.
nandiyan sa kung saan-saan, sa tabi ng estero. Ay, ang tanong yung sidin eh. Kayo ba'y baka naman may sidin na itong si Madam? Oh, I think we're half of our time. Pwede natin pakantahin si Madam. Pwede. Pero bago ang lahat, bago natin pakantahin si Madam, para sa mga kabubukas lamang na kanilang himpilan, ang topic natin ngayong hapon ay tungkol sa mga women's rights at mga LGBT rights or anything na related sa kanila. Maaari pa kayong humabol ng text sa 0917-798-8910. Pwede na bang kumanta si Madam, Jim? Pwede ba? Pwede na daw, pwede na. Ay, palakpakan naman natin si Madam. Miss Marinelle Cueno from Kaisaka, Manila. Medyo, ano yung lalamuna? Kayang-kaya. Ah, bali itong kanta, yung unang ipaparinig nating awitin, ano, para kanta ko siya. So, anak ko nung maliit pa siya. Ah, parang kung ano yung damdamin ko bilang isang ina na wala naman akong kayamana na ipamamana sa aking anak. You penned it down. Nilagay mo sa isang lyrics ng kanta. Ito lang ang kaya ko ipamana sa kanya na sana taglayin niya hanggang sa... Sige, Madam. Antigin mo ang puso namin. Tissue para kay Jay tsaka kay Miss Celine. Game. Parang pinamagatang ko siya yung pamana ni lang isang ina. Sige po, parinig! Okay. Pamana ko sa'yo'y hindi sa'yo'y hindi luha. Pamana ko sa'yo'y didalita, anak. Pamana ko sa'yo'y diwa. Diwa ng bisig kong nakaangat, anak. Diwa ng tinig kong dumarain, diwa ng mata kong nagningas, anak. Diwa ng ating pakikibak, ngulat ka ngayon sa atin ng bukas. Kikilos ang lahat ng inaapi. Mamulat ka ngayon sa atin ng bukas. Pamana ng bayan sa atin sarili. Napakaganda naman ang lyrics niyan, Madam. Salamat po. I'm sure ka-relate lahat ng makikinig natin. About the Jamie Celine and pwede na siyang next debut album kasunod ng kay Freddie Aguilar. Ang galing-galing. Well, alam mo, nagpapabati si Rodel ng ang ating showbiz galore na susunod na show. Siya daw ay nakasakay sa pakibati daw si Celso Arceo ng Twinkle Cane Taxi. Rodel, inaantay namin kayo. Tayo po ay magko-commercial break, pero bago po natin gawin yan, binabati ko po si Monica San Gabriel at si Jenny San Andres. Naganda ko makahinga. Kasi ang ganda nung kanta ni Madam, na-touch naman ako eh, di ba? Walang babalik po ang usapang babae. Time check po natin, 2:30. We'll see you. A 8:10 AM, HY Media at HY TV, Cabling Channel 7. This is HY TV. What kind of a monster are you? Bone of culture. Trial shield. Meat dripper gizzard gulper. Butcher boy! Please don't eat
think, because of all the giant that I'm a man goblin cannibal. You can go in a big friendly giant. A delicious little bean. Are you scared? Yeah. I'm not. I have a plan. Brave Sophie. Let's view the story for a little girl. It'll be great adventures. Laughter. Times will be hard, times will be soft. So hold your breath, cross your fingers, here we go. I'm going to call you BFG. This is Paradise. Experience the movie. It's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge of your seat gem. The Shallows. This is Paradise. Experience the movie. It's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge of your seat gem. The Shallows. Sweat, you lose more than just water. Gatorade rehydrates, replenishes, and refuels what's lost in sweat. For better performance, nothing beats Gatorade. Great things often come from humble beginnings. In 1995, AquaBest is established with the simple vision of an AquaBest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, AquaBest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things have changed. New ideas flourished as AquaBest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, AquaBest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmala sa akin. Maghina ako sa headache. Buti matulog. Sa sakit ng ulo o lagnat, ang isang lumalabas ang pag-aalaga. Ang lanang hihigit pa sa init na napapadama natin. Kasama ang Biojessic po. Biojessic na? This is Biojessic po. Biojessic! Ingat ang damang-dama. Trust in quality healthcare. In love yan. This program is brought to you by 8TriMedia Pro Incorporated. Kakampi ng mga kababaihan. Pelita Berata Uwe at Chichi Espiritu Flavia. Sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at television, ang ating pong topic ay anything po tungkol sa mga karapatan ng mga babae at ng mga LGBTs. So, Miss Celine, kanina tayo habang nagbe-break, ano yung gusto mong itanong kay sa ating representative ng Kaisaka Manila? Siguro before we touch more, no, gusto ko lang din malaman pa yung more of the Kaisaka. Ma'am, kwentuhan mo naman kami kung ilan kayo, saan kayo nag-start, saka saan sa mga community.
Ang Kaisaka kasi ay isang national organization ng women. Pero particular sa Manila, more or less nasa 116 pa lang ang binibilang namin. Mm-hmm. Kasi two areas pa lang, doon lang yun sa two areas. Okay. Yung Basayco area and Parola area. Okay. Pero meron pa kami mga community na kasalukuyang ino-organize na ng mga kababaihan. Andyan yung Isla Puting Bato, andyan yung Aroma na tinatawag sa Smoky Mountain, yun, pati yung sa Balut area. Okay, ma'am, just this week, medyo naging maingay yung pag-file ng Gabriela for the fifth time. Yes, ng exciting. Divorce, yeah. Diba? Kahapon po, guest namin sa over the phone is a representative of Gabriela. Then now, ma'am, with your 160 plus members ng Kaisa Ka, kamusta? Ano yung nagiging awareness program ninyo sa kanila to be more education informed, rather, in this certain bill, tong divorce? Anong paghahanda dun sa mga members niyo, ma'am? Basically, pabor ba ang grupo niyo dito or not? Ang stand kasi ng Kaisa Ka ay hindi pa talaga kaya. No, they are actually in favor. I remember that because before we started with TCC, I was a volunteer, a part volunteer of Kaisa Ka. I started with them. They are in favor generally. Kasi 'di ba parang ang issue kasi doon yung annulment, ano ngayon eh, pag after ang hirap kasi plus yung gastos, 'di ba? Ang laki-laki ng gastos sa divorce. Pero least, pro ano 'yun? Pro-divorce ang grupong Kaisa Ka. Kasi ang hirap naman yata nung nakikisama ka ng nakikisama ng lalo na magiging traumatic kasi sa mga bata, yung nakikita nila na away kayo ng away, hindi na kayo nagkakasundo. Bakit hindi na? Tapos ang naaapektuhan yung bata, lalo na kapag naanala ang isang kasal, lalabas na illegitimate yung anak mo. Yes, parang lahat naman halos traumatic tayo sa bata is yun. Pro sa divorce, ang mahirap lang talaga yung implementation eh. Oo, hindi. Parang, what the, ano yung kinatapasan nyo kahapon? Kasi parang hindi pa talaga siya ganun kadali dito sa Pilipinas. Mm-hmm. It has something to do with the culture, I think. Yes. Clingy much pa rin, di ba? No, I think people should be aware of the legalities eh. Oh, marami yes. Kasi hindi nakakaalam ng difference ng annulment and divorce. Divorce. Yesterday, napag-usapan namin, in annulment, kunyari maghihiwalay kayo, yung anak lang yung papanagutan and si kayo as annulled couple, never kayong kinasal. Yes. As in, never. Walang nangyaring kasal. Lahat kasinungalingan. Ganon. Yes. But in divorce, i-acknowledge ka, ma'am. Kunyari, asawa mo siya. Asawa dati, kahit wala kang ganun. Anak, you will receive financial support depending on your status, which is good din sa divorce, equal rights. Yes. Kung sino yung lamang, financially kaming dalawa, ako ang nakipaghiwalay, pero ako yung mas capable. Kahit na babae ako, susustentuhan ko siya. O, oh, diba? At saka yun niya kasi and some yun, eh. Of the people in the ground level, or should I say yung mga ilang sector na, medyo hindi aware sa legalities, hindi nila alam. So, nakikipro-pro lang sila. Pero actually yeah. Very okay ang divorce. Kahapon nga, ang tanong ko dun sa guest, dahil nga susustentuhan ka ng una mong asawa, can I marry another one? Mawawala ba yung sustento ng una? And I researched it all overnight, nagiging business pala siya in other countries. Yes, di ba? That's why. Hmm. So, I mean, good benefits din ang divorce. And anak sa labas or anak sa original or anak sa una kahit sa pagkabinata, equal yun. Yeah, yes. Equal rights. Ang mahirap lang kasi sa atin, number one, is ignorance sa batas na yan at sa karapatang yan. Number two is bawat kilos natin dyan kasi Miss Celine pera eh. Parang di ba? Oo, lahat diba may gastos. Ang laki ng gagastos mo. Correct! Mas malaki diba? Yung sa annulment. Kasi mas malaki daw, kasi iba yung, yung process na mas matagal eh. Yes. Yung divorce, meron siyang 10 to 12 grounds, if I'm not mistaken, 11. So, hindi kagaya ng annulment, aabot kayo dun sa pinaka- basic na laging ginagamit, yung psychologically incapacity. So, kailangan dun sa inyong dalawa, merong magsasanggumay, yes. Mag-agree na, sige na, ako na yung psychologically incapable, hiwalay lang tayo. And, hiring a psychologist or a psychiatrist, yun yung nagpapamahal. Ang tagal na. At saka mahal talaga nun. Ang mahal talaga!
Well, alam mo, meron lang tayong isang parang point of view na binigay ng ating texter. Let me just read it, ano? Galing ito kay Glenn of Valenzuela. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa. Sa aking palagay ay dapat tayong magkaroon ng pantay-pantay na karapatan sa lipunan. Ang nagpalaki at nagpaaral po sa akin ay ang aking tita na transgender. At sila po ay dapat tawaging tawaging salot dahil wala naman silang tinatapakang tao. Ang dapat na pinandidirihan ay yung mga kriminal at mga adik sa panahon ngayon. Oh, ito, another texter, Hannah of Quezon City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-comment na sumusuporta sa tulad naming LGBT. Itigil na ang diskriminasyon upang lahat ay maging malaya at makakilos ng hindi pinag-iisipan ng masama. Salamat po sa magandang topic ngayong hapon. Okay, tuloy-tuloyin na natin para yung discussion natin. Mamaya, uninterrupted na. Mike of Binangonan, good afternoon. Only a woman or a girl understands the importance of freedom and safety. Being a man, even I can't feel that. I can only see a hesitation while talking to a stranger or walking in a silent street. Or tears when something wrong happens. So respect women, keep them safe. Alright, Veronica ng Tondo, Maynila. Maraming salamat po sa pagbasa ng comment ko. Ako po ay may kapatid at mga kaibigang nabibilang sa LGBT community at masaya naman po sila kasama at totoong mga tao. Masikap sa buhay at may mga pangarap. Tulad sa ibang bansa, dapat itigil na rin ang diskriminasyon sa kanila para lalo silang maging productive at umunlad tayo. From Amanda of Pasay, magandang hapon po. Tanong ko lang po sa mga guest nyo po, kung agree po ba kayo sa same-sex marriage? Okay, that's our next topic. Actually, Eh, talo na natin kayo. Sige. Putulin ba natin o tapusin natin? Sagutin mo muna, Sir Jay. Okay. Are you into it daw? Sa punto ng True Colors Coalition, yes, we are. We are very, very in favor of the same-sex marriage. Or rather, we want to call it marriage equality. Okay. Let's start using marriage equality instead of same-sex marriage because it's not same-sex marriage. We do not call heterosexual marriage. Yes. So it's marriage equality. Yes, we are in favor. Una, it is the recognition that we have our rights. We can exercise it. We can enjoy it. And of course, at the end of the day, we are taxpayers. So we need to enjoy our rights. At the same time, ako nga, ganito natin siyang dapat tignan. Sa simpleng usapin, kahit saang simbahan ka magpakasal, ako lagi kong sinasabi yon. Pagkatapos ng kasal, may pinipirmahan kang marriage contract. Hindi yun magiging legal at kikilalanin kapag hindi yun nadala sa civil registrar. So, ipaparegister mo siya. So, however way you have your marriage, still ang kumikilala sa'yo ay ang batas. So siya ay usapin ng pagkilala ng batas sa inyo, sa pagiging legitimate ng inyong kasal. So doon natin dapat tignan lagi yung marriage equality na it is the law that gives recognition to the validity of your marriage. Mm-hmm. But are you hopeful that same-sex or marriage equality will be passed in this country or somehow will be accepted kahit man lang sa first reading ng ating mga mambabatas? I have my hopes high still. Naniniwala ko. Of course, we now have we have Representative Kakabag-Aw who is always been an ally of the LGBT community. Now we have in the Senate, we have Risa Ontiveros na alam naman natin talagang ally ng LGBT community. We now have Ms. Geraldine Roman and we have our LGBT champions. Na alam natin na hindi nagsasawa, hindi kailanman napagod na mag-put forward ng batas at ng anything that has to do with the LGBT rights and welfare. So tingin mo, why is not being passed? Or ba't para ang tagal? Who is the devil's advocate here? Itong, for sure, the religion side. The religious groups, that's right? One. Plus, the culture that we have. Kasi right now, ako nga gusto kong linawin yun eh, parang, at some point, sabi na marami, we have been very accepting of the LGBT community. But at some point, we think that it's really not that acceptance at all. It's more on tolerating
andyan na yan, di ba laging ganun, andyan ka na eh, ayan ka na, wala na kayong magagawa. That's not acceptance. That's tolerating. That's tolerance. Kasi when you say that you have accepted the community, first, you respect them. You recognize that they have rights like you and that they need to exercise that and enjoy that. Correct. But ang totality niyan, napaka-hopeful pa rin ang ating LGBT community na eventually ay magkakaroon ng katuparan niyang healing na yan, di ba? Parang, oo nga naman, hanggat hindi natin na-achieve yan, parang hindi mo pa rin masasabi talaga na fully accepted siya ng society. At saka talagang at the end of the day, no one can deny or say that we are not a vital part of the society. Correct. We are and we will still be. So it's going to be a work in progress. Medyo matagal pa. Yeah, kaya nga sabi rin isang texter, pinalaki siya na isang tita niyang transgender. Yes, natuwa nga ako. I have so many friends, I'm sorry to some men. Yes. Na parang mas provider, mas responsible. And alam mo, mas may silbi sa lipunan yung LGBT community. Which is ito mga men... Some men. Yes. Who criticizes the community. Sila yung yan. Sila yung pusher ako wag tularan na napapatay tuwing gabi. Sila yan. Mm. So, I don't see any relevance na parang hindi pa rin tanggapin ang parang community. Parang diba, kung hindi naman, karamihan din sa mga kaibigan ko who belong to that sector ng gender ninyo, hindi naman sila perwisyo sa I actually enjoy their company so much. Oo, tama si Celine, mas productive pa sila kaysa sa lalaking naturingan. Kasi yun, dun yun sa level ng, of course, alam namin yung responsibility namin. But aside from that, we are also forced to be. We are forced to be very productive simply because we need to be accepted. Laging kaya nga medyo at some point, pa rin yung parang tawag dito, yung nakakalungkot pa rin siyang fact ng buhay mo na parang you have to be magaling, you have to be persuasive of everything. You have to be competitive at some point. You have to struggle. Kaya. Kasi kailangan mo makuha yung acceptance. Parang lagi kami pinatutunayan, di ba? It's like our lives before. Siguro way back 30 years ago, 40 years ago, na yung babae parang hindi pwedeng maging boss na isang company. Hard. That's why ako, I came from an all-girls school, Noong college. Yan talaga yung orientation sa amin, women empowerment. So, unti-unti, ngayon natatanggap na may mga presidente ng babae. Yes. I think time will come then, LGBT community will be able to reach that. Oo nga. Maliit na kwento lang naman, but it's nakakatuwang pag-usapan In Ateneo de Manila University, it's their first year to have babaeng kapitan ng banda. Nakakatuwa. Wala lang. First time. First time from the time that's na nagkaroon. That's always history. Yes. Lang. Babae ang kanilang kapitan ng banda. Oh. And it's a male-dominated group, di ba? Yes. Yes. Oh. Nakakatuwa sa mga PMA. PMA mga sa top 10 na isang babae. Yes. There's this one year na parang babae ang nag-top. Top three. Graduate lang. Yes. Diba? Di ba nakakatuwa, Miss Marinelle, na women empowerment tayo ngayon? Yeah. And marami ng babaeng nag-work ngayon. They don't settle their lives na. Staying at home, waiting for their husbands to come over. Wala nang ganyan. Oh, sa community nga, mas makikita mo, mas babae ang nagtatrabaho kaysa sa mga lalaki. Diba? That's why, yung mga boys naman, kapag na-touch mo yung ego nila because of the patriarchal society and the image, nagagalit sila. Yung parang they're thinking, but wala na ba akong silbi? Napakamoy yung pagkalalaki ko. Hindi naman sa ganun, Celine, diba? But you have rin naman to assert na ikaw yung lalaki. Kung gusto mong galangin ka, that's why. You have to show people na nagmamakalalaki ka naman. Respect's not given, diba? Yes, it is earned. So, hindi. Teka, palakpakan natin yung sinabi mo. Respect is not given. Yes. You should earn it eh. Ako, I respect people. Pero pag lalaki kayo, expectations goes like this. If you frustrate me, don't expect na yung respect ko sa'yo may salut, diba? Yes. Nobody, alam mo yun? At saka dito sa dapat malaman ng ating makikinig, girl, boy, bakla, tomboy, pare-pareho yan. It's how you express yourself, kung ano ang ma-achieve mo, kung ano. Babasahin natin ito from Jean of Cavite. Magandang araw po sa mga tagapakinig ng Usapang Babae. Interesting po talaga ang mga talakayan araw-araw. Uy, maraming salamat, Jean. We really try our best. Ako po ay isang single mom at natutuwa po ako na napag-uusapan ang karapatan ng mga kababaihan tulad ko.
more power po sa inyong show. Wow. Chino Cavite, maraming salamat. Another texter, Rhea ng Marikina. Good afternoon po, single mom po ako at siguro para sa akin, sana magkaroon ng karagdagang benepisyo tungkol sa mga single mom. I think there is. There's yes, an existing there's bill. Yeah. That's why. Yan yung single parenting. Oo, yan yung laban. Yan yung importante, yung awareness. Kulang sa community eh. Yung ibang nanay, hindi na nila alam where to get the benefits. Kasi hindi nila alam. Kung saan. Oo, kung paano. At hanggang saan sila pwede maghabol ng karapatan. I'll research while these guys are talking. Sige, okay. Basahin pa natin kung meron. Or ano naman po ang masasabi ninyo dyan, Miss Marinel, na representative ng mga kababaihan dito? Ayun nga, sinasabi natin existing yung benepisyo para sa single mom. Ang mahirap lang kasi dito, hindi siya sumatagos sa baba. Kaya hindi siya nararamdaman, hindi alam ng mga simpleng nanay na meron pala ako dapat ganito. Saan? Yun ang dapat na yung impormasyon. Yung tamang impormasyon. Pero madam, paano? Maaari rin namang knowledgeable ang isang single mom. Pero talaga namang may kaipala naman talaga yung partner. Parang alam naman niya yung karapatan niya. Pero example ako, ang aking partner ay si Jay dito. Alam ko na meron akong anak sa kanya at kailangan niya magbigay. Eh pero pinaninindigan niyang hindi magbigay, di ba? Sana ba lang alam din natin kung ano ang batas na sumasakop doon na para maobliga, example, si Jay na magbigay ka sa anak mo. Ano ang system? Yes, ano ang hakbang ng kaisa ka Manila at mga tulong na pwede nating i-extend sa kanila, madam? I think that's where vows is eh. Oo. Okay. Pwede mo silang kasuhan? Oo. Ang vows, ang violence against women and children naman, from physical, emotional, psychological, hanggang financial na to, yes. Diba? Uy, magbigay naman. Tama. At saka responsibilidad niyo, magkasama naman kayong gumawa. Yeah. Ay, diba? Hindi naman isa lang ang nag-enjoy. I like ko yan. Pag nag-enjoy kayo pareho, paghirapan niyo rin pareho. Pare. Oh, ito, tungkol dun kay Rhea ng Marikina. So, there's really a Solo Parent Act, 2012 pa. So, a Solo Parent Act can apply for a package of services and support to the government. So all you have to do, Rhea, is to apply for a solo parent identification card. Solo parent ID saan? Dun sa city mo or sa MSWD, which is the Municipal Social Welfare and Development. So yun yung mas mababang sector ng makinig po kayo kay Miss Celine, lalo na mga single moms. Uh-oh. So kapag nag-issue na yung MSWD office ng solo parent ID mo, you can now apply for the services you need to the office or to specific agency providing such assistance or services. Kunyari, may problema ka sa health ng anak mo, you can apply directly. So, girls, women, or mother, solo parent, apply for the solo parent ID ng MSWD. Uy, tinan mo, pati ako'y natuto, meron palang ganon. It's just three requirements. You just have to give them your barangay certificate residency in the area. Yes. Nandun ka sa area na yon. And of course, documents or evidence na solo parent ka. Na death certificate ng spouse mo or nullity ng marriage or anything. And income tax return na nagpapatunay na yung katulad mo, you need a support. Nangangailangan ng financial na tulong. And there's a question, if a solo parent files this application, can an ID be secured right away? Yes. Oh, oy mga single. Celine, I'm sure RG, would you know if it also applies to men? I think for solo parenting. Yes, yes. Pwede lalaki o babae man. Yes. O si, ano naman sabihin mga men, sobrang na tayo. Oo nga. Parang biglang nawala na sila, na-deny na of their rights. Basta solo parent. Puti dyan, di ba may equality eh. So I don't see the reason why the struggle of LGBT is still on. On other, di ba? Kasi parang yan, ina-acknowledge natin na hindi lang single mom ang kayo nangangailangan ng tulong. Pwede rin naman nangangailangan ng imagine tulong. Imagine this is batas already, RA 8972. Yes, batas. Kung so, may number. Hindi lang alam nung iba natin. Yes. At sana naman yung mga nakikinig sa atin, kahit hindi po kayo single parent, baka naman ang inyong pinsan, kapitbahay o kamag-anak, yes, or friend ay single parent, pwede niyo po palang i-avail yan. Kasi, at saka ako, gusto ko, siguro, parang gusto ko ipanawagan yan sa mga ahensya ng gobyerno natin, na parang, ilapit naman natin sa tao.
Oo. Kasi we have it na, ilapit natin sa mga tao, let's, siguro naman baka pwedeng itask, kalimbawa ang barangay at the minimum na parang give, ano, talk. Kung ano, kaya lang problema kasi pala dyan, actually, yung like sa vow, si barangay mismo hindi nila alam. Dati, yun yung mga unang problema dyan. Totoo, totoo. Yung so, pag pumunta ka doon, nangingi ka ng barangay protection order, sasabihin sa'yo, eh, problemang pamilya yan, pag-usapan niyo muna. Actually, hindi pwede yun. Actually, parang yun lagi ang sagot, ano ko, madam. Tama. Parang ayusin niyo muna sa pamamahay niyo yan, bago niyo idulog dito sa amin. Eh, pwede bang lahat hugas kamay? Oo. Kaya siguro, Chi, I'll call other media outfits. Sige, please. Media outfits. Yes. Sige, yung mga kagaya natin kasi, it will be the best mainstream na makakapag-deliver, especially yung other stations na talagang tinatangkilik ng mga ibang mga mommies, ganyan. They should create that eh, yung talagang reports about that, documentaries about that. Correct. So, sa level din natin in the media organization, we should do our part. Kasi tinan mo, Miss Celine, ang dami palang parang benepisyo. Or tulong, hindi lang sa babae, kundi sa lalaki rin, na maaaring hindi knowledgeable ako at ang mga kababayan. So, it's what do you think should be suggest? Kailangan i-news ba yan? I-radio ba yan? Yeah. Kung kailangan siguro, gano'n lang gawin para mas kumalat. Kasi ngayon sinasabi natin yung mga impormasyon na parang sila-sila lang nakakaalam. Paano naman yung... I think ano yan eh, papasok doon yan, di ba? Parang ngayon nasa realm na tayo ng social media or internet ng ano. Why not make a simple infographics about it? Post it on ano. Tapos kaya naman ng i-share ng mga tao, di ba? Maximize it. Yung grupo ninyo ba, Jay at Miss Marinel, can you do that, Ren? Tapos di ba kakalat naman yan kung sinishare-share-share? Yes, we do that. Actually, kung sakaisa ka, mas ang ano ng, as far as I can remember, they give talk about Valsi. Oh. They have that. Attorney Virgie Suarez gives ano naman yung mga talk on Valsi, nagpapaliwanag sila tungkol dyan hanggang sa mga community level sa mga kasi takes barangay. Time talaga, Miss Chi. Exactly. Kasi hindi sila pwedeng ma-overload ng information. Yes. Correct, so, correct. Tsaka yung dapat medyo layman yung ano, diba, yes, sa community. Yes, ordinate, pwede Tagalog. Yung mga schools, yung mga teachers doon, sana minsan yung mga isin na itutunan. Minsan kasi may mga schools na ang subject yung pagdadaling kayo ng itlog, magluluto kayo, tapos yung teachers yung kakaan. Itigilan kasi nila yung kakaganon. Medyo po may mga importanteng talaga yan. Yeah! That's why yung iba sa social media, you will read their comments. Kung makakomment sila, it seems like they know something about bidding. They don't know procurement. Pero kung makapag-comment, they don't know what they're saying. Are? Problema yan sa school eh. Uh-huh. Yung mga teachers, sana pag may time naman kayo, wag nyo isingit. Socially relevant man lang, di ba? Well, anyway, tayo nauubusan na ng oras. Oh! Ay, ako yung nagpapasalamat sa ating mga guests, si Ms. Marinel Cueno, ang representative ng Kaisa ka Manila. Ay, kayo po ay magpaalam na. Maraming salamat po sa pagbigay ng impormasyon sa amin dito. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin dito sa amin kasi mas malaking karangalan din na maibahagi natin yung ating mga kaalaman sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat din sa inyo. Thank you so much, Mr. J. De Jesus of True Colors Coalition. Hi, thank you. Maraming salamat for having us here, Ms. Trishay and Celine. Of course, gusto ko lang sabihin na to all our LGBT brothers and sisters, do not be afraid to walk out of your house every single day because you have a very, very big part in this society. Yung buong progress ng society na to, bahagi tayo nun, and we will always be. So do not be afraid to, especially to fight for our rights. Kasi at the end of the day, hindi lang tayo makikinabang nun, the future generations as well. Good. Tama! So diba? Guys, show your real colors. Yes. True colors. I know. How about you, Miss Celine? Say goodbye. No, lagi naman ako lang sinasabi. Well, I enjoyed a lot. Ang usapang babae kasi, we need support. Kaya yung mga kababaihan natin, malaking tulong yung mga shows like this. Agree. Yes. Well, thank you so much for joining us in Usapang Babae. Biyernes na naman po mga kaibigan. Maraming salamat sa aming guests na nag-enlighten sa amin tungkol sa mga karapatan ng babae at ng mga LGBT na community. Thank you so much. At ang dami kong natutunan, Miss Celine. Actually, ako kasi di ba parang hindi naman ako single parent, di ba? Pero meron palang mga batas na ganon. Hope to have this more often in the show. Thank you so much. Maraming salamat po. In behalf thank of Polita Peralta, uy, this is Chichi Espiritu Flavier. Have a happy weekend. Usapang Babae!
mga usapin, opinion at kaisipan ng mga kababaihan. Pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, usapang babae. Samahan si Napelita Berata Uwe at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa BZRJ 810. Handog sa inyo ng